Welcome back to my channel. So, it's me again, Sophia. So, today, ipapakita ko nga sa inyo kung anong laman ng makeup kit ko. So, ito yung makeup kit ko. Color pink siya. This one is bigay ng mami ko. So, I've decided, bukod sa ipakita ko kung anong laman nito, why not, ipakita ko rin kung paano ko i-apply ang makeup ko. So, let's start! So, ayun na nga, itong aking bare skin. Yan, malaki ang eye bags ko. Kulang pa ata ako sa tulog. At red pa yung eyes ko. And ang aking kilay ay makapal siya. Pero, hindi siya maganda. O, patsi-patsi siya. Kaya kailangan ko pa rin ng, ang tawag dun? Eyeliner. Para maging kilay is life. Or kilay is life talaga ako. Ayan, may tigyawad pa ako. Nag-highlight may tigyawad ko. So, ayun na nga. Ang meron lang ako is toner, moisturizer, saka sunscreen. So, first, number one, or step one, is maglagay ng BB cream sa mukha. Ito. Ito yung BB cream or BB Holic ng Eye White. I know, for sure, alam nyo to. So, bago ko maglagay ng makeup, mag-alcohol muna tayo. Dapat sanitize yung ating mga kamay bago ilagay ang makeup. Kung paano ako mag-makeup ngayon, kung paano ko ilagay, ganun ako mag-makeup. Everyday, walang keme. So, ayan. Ganyan. Alam nyo pa nag-makeup ako. Ang aking priority lang is itong noo ko. Diba ba? Parang ako nag-ganyan. Ganyan lang ako maglagay. Yes, kamay lang ginagamit ko kaya ako nag-alcohol. Hindi ako nagamit ng sponges, ng brushes kapag naglalagay ng BB cream. So, note, ito naman. Yung aking, tawag dito? Mata. Dahil nga, check sa inyo, ma-eyebags ako. Ayun ang priority kong lagyan. Yan, ganyan ako maglagay. Tapos, syempre, konti dito. Yan. Antay na ba? Sunod naman, syempre, kung may base, kailangan ng concealer. So, yung concealer ko naman is from, ano man tawag dito? Maybelline Age Rewind. This one is yung parang roll-on. Niro-roll-on. Kunti na nga lang, pero may stock ako niyan. Ito, simula nung na-discover ko ito, wala, hindi na ako nagpalit ng ibang concealer. So, ganyan ko siya ilagay. Yan. Ganyan ako mag-concealer. Diyan ko lang siya nilalagay. Kung meron akong mga chismis sa mukha katulad nito, meron ako ditong, ang tawag dito, tigyawat. Yan, nalagyan ko yan. Tapos, kamay din syempre. So, ayan na nga. Nakapaglagay na ako ng concealer. Blend ko na siya gamit ng aking kamay. Kasi feeling ko naman, kapag yung ginagamit ko pang blend is itong aking mga kamay, alam mo yun, naiinitan siya. So, mas kumakapit sa mukha yung makeup or mas dumidikit yung makeup kasi parang merong heat na naramdaman. Dumidikit siya sa mukha. So, ayan. Ganyan na ako maglagay ng concealer. Next, kilay. So, this is my first time. Hindi naman first time. Mga 3 days na akong gumagamit ng, ang tawag dito, gel liner. So, hindi siya first time kasi 3 days ko nang ginagamit, diba? Kasi dati, ang ginagamit ko is pencil. Pencil, sanay ako mag-pencil. Kaso nga lang, naubos yung pencil. So, ganito ako mag-apply ng aking kilay.
So, tapos na tayo magkilay. Next naman is eyeshadow. Yan. So, first, yung eyeshadow brush ko is from Etude House. Sobrang tagal na nito sa akin. Parang ano pa ako nito? College! College pa ako nito. Ito na yung ginagamit ko. Saka ito lang, isa lang siya talaga. Parang all-in-one na siya. Lagay mo dito, tas blend ito na. Kala mo yung marunong mag-blend ng makeup, charot lang yun. Basta maganda na paglagay ng makeup. So, ang aking eyeshadow brush naman is from Chauvel. Eyeshadow. Ito, kaya hindi ko to maiwan-iwan kahit bumibili na ako ng mga malalaking eyeshadow. Pinamigay ko na sa mami ko. Ito, hindi. Kasi, ang pinaka-ano ko dito, ito. Sobrang gamit na gamit ko tong shade na to. Ayan, halata naman, di ba? Ang gamit na gamit na. So, itong shade na to, ang lagi kong ginagamit. Itong color brown, and then itong color gold. Gagamitin ko yung ano ba? Yung brown. Sige, yung brown mo na gagamitin ko. Ako na atang mata ko. O hindi nagpo-focus. Sino ba mali? Yung mata ko o yung camera? After na eyeshadow, sunod ay mascara. So sa mascara naman, or sa mata, na nilalagay mo sa mata, ayoko ng mascara. As in, ayoko ng nagme-makeup sa mata. Kasi nga, mahilig ako magkusot ng mata ko. Pero dahil need niya na magkaroon or ilagay ang mascara, so ito ang ginagamit ko, yung Hyper Curl Mascara from Maybelline. I know marami nang gumagamit ito at sikat na sikat to, kaya alam nyo din to. So, kakurl ko lang yung lashes ko. Buwan ko magat din. So, kakurl ko lang yung lashes ko. After ko i-curl, lalagay na natin to syempre. Dahil ayoko nga lang masyadong makapal yung mascara. Lalo na pag everyday lang naman. Hindi ka naman harampa ng bongga or magpapapicture. Ginaganyan ko yan. As in, sobra kong binabawasan. Tapos, ito ko ilalagay. For me, ang goal ko lang masabing merong mascara. Hindi ako nalalagay ng eyeliner kasi una, hindi ako marunong. Saka yun nga, ayoko nang makalat masyado sa mata. Nasa ano na, yung isip ko kasi nasa ano na agad eh. Pagtanggal ng mask, ng makeup, andun na ako agad. Na konti na ilalagay ko para hindi ganun kadaming tatanggalin ko. Hindi ganun ka-hard pag tinanggal. So, ayan, mascara saka eyeshadow. Next, for my cheek naman, ang kinagamit ko is etong, ang tawag dito, Everbilena Advanced na Lick and Chip Tint. Ayan, ganyan ako mag-blush on. Yung cheek tint lang na yan. Kasi napakaganda talaga nito. Para siyang water-based ba? Ewan ko kung ano, tama ba yung word ko doon. Tapos, manilagay mo, ayan, parang natural lang. Parang namulha lang sa init, di ba? Tapos, ang dali niyang i-blend. Ayan, almost done na tayo. So, after nga, no, after ako mag-cheek tint, actually, tapos na eh. Lipstick na lang. Pero, nung nauso ang highlighter, highlighter contour, yung contour na ko, never ko talaga yun na, ano, tawag doon? Na master or natuto talaga. Never ako natuto mag-contour-contour. Pero grabe sa highlighter, sobrang nag-enjoy ako sa highlighter. So, ito yung highlighter na ginagamit ko. So, this one is LA Girl Strobe Light Strobing Powder. This is 80 watts. I think mas cheaper to kaysa kay Maybelline. Kaya ito yung binili ko, LA Girl. Diba? Sobrang tipid lang, day. So, ayan yung color niya. Diba? Hindi mahalatang gamit na gamit. So, ito ginagamit ko. Yan. Kukuha ako nito. And then, dito, lagay ko lang siya dyan. Hindi naman sobrang kapal. Yung masabi lang may, ano, highlight yung mukha. Tapos, dito naman sa ilong, yan, itong bridge ng ilong, ito naman yung ginagamit ko. Nilalagyan ko siya dito. Yan. Yan, okay na. Tapos na. Tapos, pag trip ko lang, lagyan ko dito. Dito sa ganito ng eyes. Pag trip ko lang yung mga yan, nilalagyan ko din yan. Of course, last but not the least ay ang mga lipstick. So, sa lipstick, ang lipstick? So, sa mga lipstick, ang binibili ko is Sephora. Before Maybelline yung ginagamit ko, tinay ko tong lipstick na Sephora. So,
dalawang shade ang ginagamit ko. Yung isa is yung red, which is 97. Ito naman pink, madami nagtatanong sa akin kung anong shade nito. Hindi ko sila masagot dati kasi hindi ko naman alam. Ngayon ko lang chinek yung bumili ulit ako. This one is 85. Alam ko ang, bukod sa 85 na shade, ang tawag dito is rosewood. So, sa red, mostly sa mga crew, ang alam ko, ginagamit nila yung number 1 na red. So, eto naman yung ginagamit ko. Ayan. Next naman, eto, hindi ko na sure, sige na, swatch na natin. Wait. Ayan, ganyan yung pagka-pink niya, diba? To lock up my makeup or para ma-finish na yung makeup natin, nag-spray ako ng mga setting spray or yung mga ganitong face mist. Etong ginagamit ko ngayon is Fresh Skin Love Collagen Face Mist. Ito ay mabibili niya sa Watson. So, mag-spray na tayo. Sobrang bango niya. Amoy baby cologne. So guys, ayun nga lang yung laman ng aking makeup kit. And this is the finished product na ginawa nating makeup. So napakadali niya lang gayahin if you want to try this sa sarili nyo. And then this one, if I want to level up, natanggalin ko lang yung pink lipstick. Kapalitan ko lang siya ng red lipstick. And then if I want it to make it simpler naman, tinatanggal ko lang yung eyeshadow ko. Ayun na nga guys, I hope nag-enjoy kayo sa video dahil ako, nag-enjoy ako. And this is for my fellow Filipina out there. Yes, this is for you guys because you don't need to buy too much or expensive branded makeups. Only you need to do is to find which is the best one or the right one for your skin. Especially nowadays, madami ng drugstore makeup na nag-offer ng good quality na makeup to us, especially for us Asian skin. But I'm not telling you guys na hindi na kayo bibili ng mga branded or expensive. Of course, if you have the money or the means to do that, why not, di ba? Bumili kayo. Anything that makes you feel more beautiful, ipush nyo yan. Of course, this is just a simple advice for me that I know hindi naman tayo lahat may kakayahan bumili ng mga expensive makeup. Example, yung mga student, limited ang allowance nila, yung mga nagwo-work or mga working girls, na priority nila ang tumulong sa family nila at mag-save for their future. Kaya ako, I decided i-share ko sa inyo guys yung mga ginagamit kong makeup para naman may idea kayo bago nyo siya bilhin. So, I hope you like this video and subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and share it to your friends. So, see you on my next vlog. Bye!